college ka na nang pumunta ka ng Canada. Yes po. Believe ako sa'yo, yung 8 years na yon, hindi mo siya pinilitan or hindi ka niya pinilitan? At totoo po niyan, ganito yan. Ganun ba kahaba ang show natin? Go ahead. Mahaba-habang kwento to. We have all the time. Siyempre, andun po ako. Ambang environment. Uh-huh. Tsaka, so parang lost contact. Tapos syempre, nagkaroon ako ng kaibigan. Aminin mo na, nagkaroon ka ng ibang girlfriend doon sa Canada. Sabi mo nga, ganun. Sige, okay. So nagka-girlfriend nga po ako doon. Na para bagang nakalimutan ko na may girlfriend ako rito. Uh-huh. Wala po kaming formal breakup. Siya po nagka-boyfriend din. Tapos ako naman. Patas lang. Siguro mas lamang lang ako kasi siya nagka-boyfriend, ako nagka-girlfriend. See, lumalabas na yung katotohanan. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoya. Sa araw nito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. Dati itong nagpa-sexy, naging Mr. Body Shot Canada. Isa minsan sa pinaka-iinisan sa kanyang mga karakter na pinoportray. Kung inyong napanood ang Sa Iyo Ay Akin, Mars Ravalos Darna, at marami pang iba. Napapanood din siya ngayon sa Black Rider at nag-aapoy na damdamin. Mga kaibigan, let's all welcome ang nag-iisang Simon Ibarra. Maraming salamat, Tita. Sir, isang malaking karangalan na makaharap kita ngayon. It should be me, and it's my pleasure to have you for the very first time. Kinamumuhian niyo siya sa television, sa mga karakter na kanya pinoportray. Napakaamo po ng mukha nito sa tunay na buhay. Totoo nga, sa tunay na buhay, maamo ka talaga. Siyempre, sasabihin ko, opo. Oo. Kumusta ka na, Simon? Maayos naman ang buhay, Tita Aster. May trabaho, pamilyado, so can't complain. Isa ako sa mga tagahanga mo. Alam mo, not for anything, no? Not because I'm talking to you all right now. Napakagaling mo, napakahusay mong aktor. Alam mo, pag kinainisan ka ng mga manonood, isa lang ang kahulugan nun, magaling kang artista. Di ba? Maraming salamat, Tita. Dahil sa mga papuri mong yan, talo ko pa ang tumanggap ng napakaraming award. Wow, naman. Coming from you, coming from you, nakakataba ng puso talaga, Tita. Hindi ko na-expect diba? And I think lahat ng ating mga viewers would agree with me. Napakahusay mong aktor. In fact, nagmuntik-muntik ka na maging best actor sa Gawad Urian for the movie Live Show 2000, mga kaibigan. I'm sure maraming sa inyo nakapanood noon, di ba? Yes po, medyo may katagalan na. So, 23 years ago. 23 years. Best supporting po. Best supporting actor for Gawad Urian. Yes, from po. Gawad Urian yes, for po. The movie Live Show. I have to admit, nagsimula ka talaga sa pagiging sexy actor. Yun po yung katotohanan. 1997 ka, pumasok sa showbiz. Sino si Simon Ibarra when he was a kid? Si Simon Ibarra po, typical na nung bata ako, makulit pag pumapasok sa school, may mga kabarkada. Minsan, nagpapaiyak ng teacher. Akala ko nagpapaiyak ng babae. Kasama na yun. Parang ako po ang umiyak. Okay. Ganun po yun. High school, college, may mga dumaan din po ako sa department na marami akong naging close na kaibigang babae. Ibig sabihin, you were a ladies man. That's a little too much. A little too much ba? Okay, lovable ng mga babae. Friendly lang po. O friendly sa mga babae. Okay. Hindi ko naman naramdaman, Tita. Ang nanay ko lang ang nagsasabi sa akin na pogi ako. Napaka-humble ni Simon. Anyway, you are from Batangas. Batanggenyo po. Batanggenyo. So, kwentuhan mo naman kami about your family life. Walo po kaming magkakapatid. O, kukonti. Yes po. Kasi nung panahon po ni tatay at ni nanay, wala pang kuryente sa probinsya doon sa bayan namin. So, palagay ko yung aliwan nila. Okay. So, pampito po ako sa walong magkakapatid. So, second to the youngest. Yes po. Okay. So, maaga kaming naulila sa ama. I was 10 nung mamaya pa si tatay. Oh, so, mag-isang itinaguyod kami ni inay at saka nung aking mga nakatatandang kapatid. Napapag-aral naman yung iba kong kapatid hanggang sa dumating yung time ko na nakagraduate ako ng high school, nag-aral ako ng kolehiyo dito sa Manila. Mm-hmm. Second year college po ako dito sa Manila. And you were taking up? Engineering po.
Okay. Yung saan ka nag-aaral dito sa? Sa Technological Institute of the TIP, Philippines. Yes. TIP. Uh-huh. Dito po sa Quiapo, Picasal. Ah, yes. Oo. Isa yan sa mga original na ano eh. Bago sila nagkaroon ng maraming parang branches. Parang yan po yung unang-unang yun yata campus pinaka-head. Ng TIP. Oo, tama. So, sa TIP, eto po ako ngayon. Diba? So, anyway, yun po. Tapos, hindi ko na po natapos yung second year college ko kasi nag-migrate na kami sa Canada. Ilang taon ka nung, so college ka na? Parang 19 po yata. 19, okay. 19. The whole family? Your mother and mga kapatid mo? Yes, the whole family na pumunta kami ron. Naiba yung buhay ko doon, Tita Astor. Siyempre, medyo culture shock para sa akin. Yes. Ay, ang gagaling pa lang mag-English dito ng tao. So, na-train ka doon. Hindi pwedeng hindi. Obligado, Tita, na makipag... Ka. Kasi yes. Sa bahay, siyempre, Tagalog. Uh-huh. Pero pagka papasok sa eskwelahan, makikipag-usap ka doon sa mga bagong kaibigan, kailangan mong gamitin yung native language nila, mm-hmm. which is English. Pinapasok muna ako ng kapatid ko ron sa grade 11, back to high school. Grade 11, grade 12. Bakit backward ang ano mo? Kasi hinanapan ako ng eskwelahan ng mga physical papers kung anong na-achieve ko sa dala. Pilipinas. Wala po kang dala kasi during that time, pwede kung sabihin, happy-go-lucky ako. Ay, yes. Kung saan masaya, doon ako pumupunta. Bata. Yes, ako. Yes. Sabi ko, pa-part-time ako ng trabaho kasi gusto kong kumita ng pera. And then, una ko pong trabaho ay dishwasher ako ng isang pizza house. Ang pangalan niya ay Valentino Pizza House. Parang Italian? Italian po yung mayari. Italian. Naging dishwasher po ako doon. Pero sinabi ko sa sarili ko, ay, ayaw ko nito. Hindi ako para dito. So, naghanap po ako ng trabaho. Gaano ka katagal? Doon? 3 weeks. Ah, oh my God. Hindi ka malang inabot ng isang buwan. Diba? Oo. So parang alam ko kagad sa sarili ko na hindi ko gusto itong trabaho. Mm-hmm. Apply po ako ng trabaho, hanap sa downtown. Nakakita po ako ng banquet. Sa restaurant, yeah, di ba? Yes, Sheraton Hotel po. Yeah. Oh, so hindi ko naman alam kung ano yung banquet eh. Oo. In-apply ako siya. Na-hire naman ako. In-interview ako, na-hire ako. Siguro, okay. I don't know, but ano nakita. Tagapag-set up kami ng table. Yes. Pag may okasyon, kami magsiset up. Kami rin yung magte-take down ng table. Tumagal ako doon ng 3 buwan kasi nag-apply na ako ng waiter sa same hotel. Doon ako nagtagal, Tita, as a waiter. So, after a year, nag-offer po sila ng scholarship. Ang tawag nila, mixology. That time, ano ba itong mixology? So, anong ibig sabihin nun? Bartender pala, Tita. Hindi pa didiretso na bartender. Di ba, Tita? Sige, pasok ako. Kasi sagot naman ng hotel yung lahat eh. Ay, mataas ang sweldo ng bartender. Yes po. Tsaka yung tip medyo maayos. Yes. Doon pala, kailangan mag-aral sa college school. Mm-hmm. Papasok ka ng college since 6 months kasi ang pagiging bartender is responsibility dyan, hindi basta magtimpla ng alak. It's like pag intoxicated ka na, kahit gusto mo pa, pwede kong sabihin na hindi na kita. Pwedeng bigyan. Kasi pag na-accidente ka while driving in may responsibilidad ka. May responsibilidad ako, may responsibilidad ang establishmento. Right. So yung mga ganung bagay. But nag-enjoy kasi ako, Tita, nung pumapasok ako ron. Kasi mag-mimix ka, iinumin mo. So, papasok ka ng normal, lalabas ka ng lasing. So, nag-enjoy ako ng 6 buwan po. At kumikita ka pa at the same time. Yes po. Oo, di ba? At nakakapag-aral ka pa on the side. Yes po. Oo. Nakagraduate na ako ng grade 12 during that time. Nag-graduate ka rin ng high school. Dalawang beses ka nag-graduate ng high school. Pero hindi ka na nag-college dun sa Canada. Sinubukan akong kausapin ng eldest sister ko. Sabi ko, huwag na lang kasi kumikita na ako that time. And masaya yung buhay, Tita, pagka bartender ka. Nightlife. So, alam mo naman yung nightlife. Marami kang nakikitang magagandang babae. Maraming ganap. Kasi dance club yung pinagtrabahuhan ko. Straight dance club na yung pinagtatrabahuhan ko sa Toronto. As bartender. Mm-hmm. Marami akong nakitang, yun na nga, magagandang babae, so in other magagandang words, kotse, okay. Mayayaman na tao, iba't ibang klaseng race. Parang nawala yung discrimination sa buhay ko. Lahat tayo, kulay mo, dilaw, puti, kayo manggi. Isa lang tayo rito. At babalik tayo doon, Tita. Maraming ganap sa gabi. I know. So in other words, alam mo, base sa kwento mo, maraming nagagandahang babae, nagagandahang kotse. Marami ka bang naging girlfriend doon? Kasi syempre, bata eh. Alam mo, Tita, yan ang pinagsisihan ko. Bakit naman? Kasi hindi ko naranasan. Oh. Faithful ako sa wife ko. Hindi. Girlfriend ko na siya. Girlfriend siya. Yung wife ko po ay childhood sweetheart ko. I see. Yeah. So, who is a lawyer? Ang asawa mo, nagtapos ng pag-aaral, ikaw hindi mo tinapos yung pag-aaral mo. Ganun nga yata. Hindi ka, po, yun,
po yung katotohanan. Hindi ba dumating sa point na parang na-insecure ka sa asawa mo dahil nagtapos abogada? Hindi niya ipinaramdam sa akin na wala akong na-achieve sa academic side. Ano? Pero ako naman po ay marami ding na-achieve na aking pwedeng pagmalaki, hindi lang sa pwedeng sa pagiging artista. So, palagay ko naging balanse naman po kami. 1996. Yes po. Back in Canada. Yes po. Sumali ka sa Body Shots in Canada. Yes, Tita. And you won. I won. Okay. Bago ka manalo, sino ang mga tumayong hurado? So, contestant ako ng Mr. Body Shots. The night itself ng competition, ang sinabi nila sa amin na judges is Ed Estrella. The talent manager. Your manager my now. My talent manager. Oh. Si Cherry Pie Picache. Oo, na napakahusay na actress. Yes po. Si Cupcake, si Gardo Versosa. Gardo Versosa, isa pa. Tsaka si yung producer na si Mr. Richard Tang. Okay. But during that time, hindi ko naman sila kilala. Oo, dahil naka-base ka sa Canada. Yes, I mean, kilala ko sila as an actors. Mm-hmm. But personally, no. No, uh-oh. No. So, how do you say it? Sabi nga nila, rumampa ako. Nagustuhan ng mga judges, nanalo ako Mr. Body Shots. Tapos, nagkwentuhan kami, kumain, lumabas, uminom ng konti. Ibinigay ni Kuya Ed sa akin yung number niya. Once na mapasyal ka sa Pilipinas, call me, sabi niya. Oh. After a year, almost a year, kailangan kong i-represent ang Toronto Body Shots dito sa Pilipinas. Body Shots Philippines. Okay. So, umuwi ako ng Pilipinas, tinawagan ko si Kuya Ed, dinigit niya ako kay Gardo, kay Kinapay. So, nagkaroon kami ng... Parang reunion. Semi-reunion nga dito. Before the competition ng Body Shots Philippines. That was 1997 na or 97 same year? 97 na. Okay. Na tita. So, yun, 97 September yata yun, dumating ako. Tapos, 97 October, parang may nagbiro na, itong si Simon, gustong mag-artista. And then, yung director, andon ang tanga. Sabi niya lang sa akin, willing ka bang maghubad? Tita, alam mo naman ako. Sabi ko, yes! Mas liberated ka eh. Nasa Canada ka na eh. Iba na yung ano mo eh. Pero akala ko, akala ko hubad na trunks lang. Sabi ko, naman. Casually sinagot ko, yeah. Yes, sir, I can do that. Sabi ko, ganon. And then after 3 or 4 days, dinaanan nila ako doon sa tinutuluyan ko. Dinala ako ng service ng production sa paraiso ni Juan Narbacan, Ilocos Sur. Layo! Yes. Then the following day, October 18, 1997, my first shooting day. Nakatayo ako sa tuktok ng bundok. Hindi ko alam ang gagawin ko dito. Wala pang workshop at that time, di ba? Wala. Ang gagawin ko rito, sabi ng assistant director, kumaway ka. Sige, kumaway lang ako. Tapos, okay na yan, bumaba ka na. Ganito lang. Kasi wala naman akong alam dito sa industriya. Wala pang linya at that time. Walang linya. Walang linya. So, hindi ko alam. So, wala akong idea kung paano gawin ang movie. Yung pala, siyempre, ini-edit. Kaya pala ako kumakaway na ganun. Parang may nakikita ako something. So, nung magawa yung pelikula, ganito pala yun. At may isa pa akong unforgettable na. Doon din sa pelikulang yan. The following night, may eksena ako. Sabi nung director ko, from now on, your name is Simon Ibarra. Sinong director? William Pascual. Okay. So, si William nagbigay sa'yo ng screen name mo. I see. Sabi niya, from now on, Simon Ibarra. Kasi sabi ko, Simon Ibarra. Nice. Okay. So, my name is Simon Ibarra. So, may eksena ako na mumurahin ko yung ka-eksena ko. Ang pangalan niya ay, let's say, Isagani. Isagani, blah, 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 blah. So, okay. Action. Pero lagi kong iniisip, my name is Simon Ibarra. Pasok ko sa eksena. Minura ko. Tapos, pwede ba sabihin? Oh, Simon! That's my line. Ang line ko dapat, sa ganun. Sabi ng director ko, cut! Ba't mo minumura yung sarili mo? Ang tumatak sa ano yung sinasabi na ikaw si Simon Ibarra. Yeah. And the title of your movie is? Masarap ang Unang Kagat. Yes. With Carla Estrada and Sabrina M. William Pascual. Okay. Ang pero, namin. Pero itong pelikulang to, ito ang naging hagdan mo para mapasok ang showbiz. Kaya yung hagdan, siya na rin yung pinto, tita. Correct. All in one. Diba? So, nung matapos ko siya, nagka-idea na ako, tapos binigyan ako ng follow-up movie, masarap pala rito, mag-artista, kumikita, tapos masaya, tapos alam mo naman, magaganda yung nakikita, magaganda yung mga leading ladies namin. Babae na naman talaga. So, magaganda, tita, magaganda. May mata talaga sa magaganda, So,
Eto na, tita. Pumunta ako rito just to represent Body Shots Toronto. Isang buwan lang ang paalam ko sa trabaho. And then, tumawag na yung nanay ko. Kasi more than 2 months na ako rito. Anong ginagawa mo dyan? So sinabi ko, artista na anak mo. Nung promero natuwa, sabi niya, paano itong... Trabaho mo. Trabaho. Uh-huh. Sabi ko, okay yan, may trabaho naman dito. Paano itong hinuhulugan mong kotse? Pahatak mo na. Paano yung apartment mo? May down payment naman, okay na yan. So na-convince ko, artista na na yung anak mo, makikita mo na. So, eto na, fast forward. Nasa VHS na yung pelikula. Hmm. Nakarating na ng Canada sa Filipino store. Siyempre, may nagpaparin doon. Correct. Yung panganay naming lalaki, pinanood niya muna pelikula ko. Hindi ko alam kung nagustuhan niya. Mm-hmm. Pero, nung weekend, nirentahan niya ulit tape. Nagpatawag siya. Ayan, dami namin, tita. Mm-hmm. 8 silang na yung kapatid. Uh-oh. Plus asawa. Uh-oh. Plus si nanay. Uh-oh. Plus yung mga anak nila doon. No? Mm-hmm. So, jump pack. Blockbuster, yung bahay niya. Salpak si pelikula. Okay. Basarap ang unang agad. Unang nakita ni nanay, puwet ko. Madaling araw, tumatawag yung nanay ko sa bahay. Walang hiya kang bata ka. Alam mo, yun ang sinasabing, sinabo na ako na banlawan pa sa pagalit ni nanay sa akin. Hindi ko alam kung matutuwa ako. Gusto ko siyang babaan pero hindi ko magawa kasi mapapaalaw ko ni nanay. So kinausap ko yung kuya ko, junior yun eh. Sa amin yung junior, unyot yung tawag. Yes. Kuya unyot naman, pinag-imbita mo pa yan? Wala, tawa lang siya ng tawa. Proud siya eh. Hindi, tawa lang siya ng tawa. It's a prank pero... Tawa lang siya ng tawa. I mean, hindi naman puro sexy movies ang nagawa mo during the 90s. Nakagawa ka rin ng mga magandang pelikula tulad ng Soltera. Maricel Soriano yun. Yes po. I have to admit, hindi ka talaga masyado pang naging malaking star during that time. No. Hanggang parang ano ka lang support eh. Support lang. Hanggang ngayon naman po. Support lang. Lalo na nung gumawa ka na ng mga teleserye sa ABS-CBN. Ay, utang na loob ko po sa ABS-CBN ang lahat. Sila po yung nagbibigay sa akin. Maliit o malaking role. Pag binigyan nila ako, importante yung karakter. So kung asan po ako ngayon, isa po ang ABS-CBN na nagdala sa akin kung asan ako ngayon. Lessons learned in your 27 years. Maraming natutunan tayo, tita. Kasi sabi nga nila, best teacher mo ay ang experience. Para sa akin, totoo po yung kasabihan na yun. Sa pag-arte, pakikisama sa mga taong nakapaligid sa atin. Because yung ginagawa niyo, hindi ito pinag-aaralan sa school. Ay, hindi po. Diba? Kung hindi ka mahusay na aktor, hindi mo madideliver ng tama. So you are a good actor. Tita, nalulunod ako sa mga papuri mo. Parating kang bad boy. Bad guy. Yan po. Oo. The mere fact na nadja-justify mo yan, nagagalit sa'yo yung mga nanunood, ibig lang sabihin, nabigyan mo ng hustisya yung role na pinagkatiwala sa'yo. Oh. You were so bad, in ako'y iyong iyo. Ang sayo ay akin. You were a bad guy in Darna, di ba? Etc. Di ba? Hanggang ngayon po, dito sa nag-aapoy na damdamin, masama pa rin yung karakter ko. Pero tita, ang ginagawa ko kasi, binibigyan ko lagi siya ng ibang flavor. Kasi, pag nakakatakot o masama, kailangan masama. Kailangan yung arte mo masama. Pero pwede namang maging masama yung tao na kunyari, yung mukha hindi nakakatakot, pero masama yung ginagawa. So, nilalagyan lang natin ng flavor. Same adobo, pero pwedeng manghang, pwedeng mild lang yung pagiging spicy. So, ganun lang po yung trabaho. How do you prepare your role? Kasi syempre, magkakaibang role ito. Puro bad guy, pero like what you said, iba-ibang flavor, iba-ibang di ba? Paano yung atake? Iba-ibang atake ang ginagawa mo? Importante po yung script. Kasi kailangan mong mabasa yung script. Hindi lang yung party mo. Mm-hmm. Kailangan mong mabasa yung script nung mga ka-eksena mo, ng bida, ng lahat. So, ako po binabasa ko yung the whole script. Para pag dumating sa eksena ko, alam ko, may idea ko kung saan patungo yung karakter niya. So, dun po nagkaka-flavor. So, paano ka mag-i-interact? Yes po. Yes, importante yun. Uh-huh. So, lalo na pagkilala ko yung actor na mabait, nagbibigay din. So, kaya gumaganda yung eksena. Kasi nagbibigayan kayo, yung mga karakter nyo nagsasalubong, nag-elevate yung sa harap ng sa camera. So, maganda po. Alam mo, it pays to wait. In your case, di ba? Matagal-tagal ka na sa industriyang to. Pero ngayon, grabe. As in, hindi ka nawawala ng proyekto. May dalawa kang tumatakbo. First time to may tumatakbo ko sa dalawang istasyon. Nagkataon lang na hindi magkatapat. Well, first, siyempre, salamat po sa Panginoon Diyos. Ano? Binigyan niya tayo ng ganyan
kanyang klaseng biyaya. Lagi naman pong, kahit naman anong gawin niya natin kung hindi niya papahintulutan, wala naman tayo mararating. So siguro po, yung paniniwala ko sa Panginoon, yung hinihiling ko at binubulong ko parari sa kanya, naririnig niya po lagi tayo. So magsimula ka sa industriya, sino ang mga hinahangaan mo? Isa po ako sa milyong-milyong fans ni FPJ. Pero ang gustong-gusto ko pong ka-interact na FPJ ay si Eddie Garcia. Oh yes. Nung mapunta po ako sa masasamang karakter, inaral ko po yung, pinanood ko po yung mga pelikula ni Eddie Garcia. Nag-research ako. Pinanood ko at doon ko po nakita na pwedeng maging masaya pero masama yung ginagawa ang isang character actor. Siya po yung unang nagbigay ng flavor sa pagiging character actor. Ito, lalahatin ko na. Walang character actor na, walang role na hindi nagawa ni Eddie Garcia. So, totoo. Kung may gagawin ako, may gagawin yung ibang character actor, definitely, nagawa na ni Idol, ni Eddie Garcia. We all know there's only one Eddie Garcia. Hindi ko naman siya pwedeng gayahin kasi walang makakagaya sa kanya. Gawin lang inspirasyon. Inspirasyon yes, ko po siya. Yes. Simon is happily married with 3 beautiful children and with a lawyer as a wife. Sinabi mo kasi kanina na yung wife mo, childhood sweetheart mo. Yes po. Back in Batangas? Batangas. Ah, talaga? Yes. As in talaga, how did this all start? Taga Batangas po siya. Hindi kayo kapitbahay? Hindi naman po. Okay. Tapos dito na po siya sa Quezon City, nag-elementary, nag-high school. Nung high school, uuwi siya pag bakasyon. Eh, kami po yung mga pag-alagalang mga kabataan doon. So, syempre, siya yung nakikita niya kami. Mahilig siya manood ng basketball. Eh, naglalaro po kami ng basketball. Kung natatandaan niyo yung mga kasama, yung Flores de Mayo. Yes, oo. Di ba? May. So, ang gagawin ko po, Santa Cruzan. Gagawin ko po, pag-a-attend siya, aatin din ako, bigyan ko siya ng ano, ng bulaklak para kami lumuhod doon. Pwede mag-aalay kami sa Flores de Mayo. Okay. And then, naging kaibigan ko po siya hanggang sa high school days? High school days. High school days. Mas matanda po ako sa kanya ng 2 years. So, okay. Kung first year po siya, third year ako. Biro-biroan, hanggang sa parang eventually tayo na. So, pagka nasa Batangas ka, tayo, pag nadung ka sa Manila, di kanya-kanya muna. So, in other words, high school sweethearts kayo, pero college ka na nung pumunta ka ng Canada. Yes po. 8 years yun. Apa. Bilib ako sa'yo, yung 8 years na yun, hindi mo siya pinilitan or hindi kanya pinilitan? Ang totoo po niyan, ganito yan, tita. Ganun pa kahaba ang show natin. Kasi mahaba-habang kwento to. We have all the time. Siyempre, andun po ako. Mahabang environment. Uh-huh. Tsaka, hindi naman ganito na ang panahon na isang text mo, Viber, wala Messenger. Wala pang text at that wala time. Po. Walang cellphone. Wala pang cellphone. PLDT, ang hirap kumonek. Mahal. Ang hirap kumonek. So, parang lost contact. Tapos, siyempre, nagkaroon ako ng kaibigan. Aminin mo na, nagkaroon ka ng ibang girlfriend doon sa Canada. Sabi mo nga, ganun. Sige, okay. So, nagka-girlfriend nga po ako doon. Na para bagang nakalimutan ko na may girlfriend ako rito. Uh-huh. Wala po kaming formal breakup. Nagkaroon lang ng pag-uusap na andito ako, andyan ka, mahirap, mga bata pa tayo. Kung tayo, kung hindi, maghanap ka dyan kung meron. Ako rito, enjoy ko yung buhay ko. Enjoy mo buhay dyan. Siya po nagka-boyfriend din. Tapos ako naman... Patas lang. Siguro mas lamang lang ako kasi siya nagka-boyfriend, ako nagka-girlfriends. See, lumalabas na yung katotohanan. Pero minintain ko naman po yung every birthday niya, tatawag ako sa kanya or magpapadala ako ng card. Christmas, tatawag ako sa kanya, magpapadala rin ako ng card. In other words, hindi mo pa rin talaga siya nakakalimutan. Na totally let go. And I believe na appreciated naman po niya yung gesture ko. So, kasi ang gusto ko, whatever happened, magkaibigan. How did you reconnect? Pagbalik ko. 1997? Yeah, pagbalik ko. Okay. Tinawagan ko, andito ako sa Pilipinas. Sabi niya, ganun ba? Sabi ko, kita Dalado tayo. Dalado pa siya. May boyfriend siya noon. Okay. Magkita tayo. Ako naman may girlfriend. Doon sa back in Canada. Niwan. Oo. Pilipina, okay. Puti, Canadian. Pilipina-Canadian. Okay. Oo, magkita tayo. Nung magkita kami, parang ayaw na namin maghiwalay. So, na-rekindle. Oo. So, yun. So, that was it. Ayaw nyo nang maghiwalay. Paano yung girlfriend mo dun sa Canada? Yun na nga, ganun na rin. Sabi ko, masaya na ako rito, magsaya ka dyan. Unfinished business din. Hindi naman po. Sinarado ko naman po na maayos. Sinarado na maayos. Sinarado. Okay. You get married when? Yung una, kasi twice ko siyang pinakasalan. Civil at saka church. Kaya okay. Sabi ko, siguro naman di ka na magdududa na mahal kita. Kasi dalawang beses kitang pinakasalan. Okay.
So yung una, April 2, then yung pangalawa. April 2, what year? 97 din. 97, wow, talaga same year, nung pagbalik mo. And then? Ganun kadali. And then January 8, 98. Following year. So nung ikasal ako sa simba, sa umuwi ang parents sa mo. Civil, tita, sa civil. Huh? Renta ako ng bahay, ganito, ganyan, sama kami. 15 lang yung guest ko sa kasal. Puro kamag-anak niya. Wala akong kamag-anak. Wala dito ang nanay mo at mga kapatid mo. So okay, tuloy ang buhay ko. Tapos after a week or two, tumawag yung kapatid ko. Totoo ba nag-asawa ka na? Oo. Si Rowena na pangasawa ko. Ay, kid! So, siyempre, kung ano-ano muna yung narinig ko na bakit hindi ka nagsabi, ganito, ganyan. Yes, ganyan. Exactly. Oh. Sabi ko, matanda na ako. Ano ba kayo? Nakakaboto na ako. You were 21, 22. No, mid-20s na. Sabi nila, tapos na siya sa pag-aaral noon? Tapos na. Okay. Corporate lawyer na siya ng Araneta Group of Company during that time. So sabi ng mga kapatid ko, hindi, magpakasal ulit kayo, uwi kami. O, edi, sige. Wena, sabi ko, papakasal daw ulit tayo. Siyempre, palakpak lang yung tenga. So, yun. Kasi gusto niyang, sabi rin ng kanyang bayaw, kaya namang kanyang kapatid na magkaroon kami ng church wedding. So, yun. So, nangyari ito, January 8, 1998. After 8 months. So, nandito yung mother mo, nandito umuwi yung kapatid lahat, mo. Tita. Wow. Umuwi sila lahat. So, talagang para kayo talaga sa isa't isa, no? Sinubok din kayo eh. Sinubok din kayo ang pagkakataon. Pero the mere fact na you got reconnected, eventually, naging kayo ulit, and then nagpakasal kayo hangga ngayon, and you have to 3 beautiful daughters. Yes. Na halos may isa nang tapos. Yung isa nagtapos ng yung panganay. Yung panganay ko your eldest is what's her name? Her name is Nina. Tapos siya ng psychology, tapos pagka-graduate niya sa Miriam, nagmasteral siya sa Miriam ulit. So technically nag-aaral pa ulit siya. Galing. And then your second is gumraduate siya ng legal management sa UST. Uh-huh. Pinurso niya yung pagiging sa law. What's your name? Her name is Aliyah. Galing. Oo. And my youngest, her name is Mika, at behavioral science ang kinukuha niya sa UP Manila. Pero yung isa may leaning na maging lawyer. Yeah. Hopefully. Yung second. Yeah, hopefully tita kasi first year, second sem na siya sa pag-abugasiya. And hopefully makatapos. Congratulations to you, di ba? Thank you. Parang binubuhos mo na dun sa mga anak mo eh, di ba? At naman yata ng parents, ganun exactly, eh. Exactly. Oh. May iniyakan ka na ba? Ah, marami na, tita. Ano yung eksena to? Hindi eksena. Hindi sa pelikula. You know, out of kung ano man. Ang una kong iniyakan, nung mamatay ang tatay ko. Okay, that's then, natural. Pag napapalo ako ng nanay ko dahil pilyo ko. Tapos yung mga past girlfriend ko, lagi na lang nila akong pinapaiyak. Bakit? Ikaw ang iniiwan nila? Or? Ewan ko, katawan lang yata gusto nila. I don't know, tita. What's wrong with them? Yung totoo, iniyakan na talaga. Totoo yun! Hindi mo ko inaano. Pexman, mamatay man si Batman. Okay, totoo talaga. Si Rowena, hindi mo iniyakan. Pag pinapalo niya ako, napapayak din ako. Pag kulang ang allowance ko, napapaluha lang. Kumusta kayo? Anong bonding moments yung sa family? Kami kumain. Kaya yung mga anak ko, medyo healthy. Oo. Tapos yung asawa ko, lalo na pagka, alam ko yung wife ko, pag medyo stress sa trabaho, ang stress buster niya, magluto. So pagka puno yung rep namin, ay nak, may problema to sa law office niya. By the way, may maliit po siyang law office. Oh. So, yun. Maliit lang ha. Maliit lang. So, maliit din po yung rep namin. Kaya madaling mapuno. Dumating ba sa panahon na parang syempre hindi nawawala sa mag-asawa yung kaaway, yung iba na uwi sa hiwalayan? In your case, kumusta kayo? Oh, marami pong ganyan. Well, ang ginagawa ko lang tita, pag may away kami, as much as possible, sa kwarto kami para hindi maririnig ng mga bata. Oh, that's good. Kung marinig man nila, nasa loob kami, hindi sila makakapasok. Pero normal sa mag-asawa, yan nag-aaway. Kumbaga, sa lubid, normal na malalagot. Yun yung way para mas magkakilala kayo. Yun yung way kung masubukan kung gano'n nyo kamahal ang isa't isa, kung gano'n kayo katibay. At dumating kami doon, roller coaster ride. Normal na pamilya siguro. Pero hindi dumating sa point na kamunti kayo magkahiwalay. Pagka gano'n na kainit yung usapan, it's either ako magsasabi or siya na break muna, mag-isip tayo. I don't know kung applicable to sa kanila, no? Sa mga viewers natin, tita. Pagka naaasar ka na o nagagalit ka sa asawa mo, kasi wala namang perfectong tao, tita, no?
Lahat tayo may pagkukulang. Ako may pagkukulang. Hindi perfect. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Pagka dumating na sa puntong ganun, ang iniisip ko na lang, hihinga ko ng malalim, iniisip ko yung kung bakit ko siya pinakasalan. So nagbabalik sa akin yung bakit ko nga ba siya pinili? Bakit ko siya ginustong pakasalan? So nagbabalik sa akin yung memory na yung mga good quality, yung mga pangarap namin. So matitimbang mo doon yung situation mo now at saka yung ginusto nyo nung bago kayo magpakasal. So nare-realize din ni Rowena? Alam niya, ginagawa. Nag-uusap kami tungkol dyan. Sino sa inyong dalawang? Ay, ako ikaw. Tita! Eto! Ako, lagi akong lumalaban sa asawa ko. Talo lang. Okay na. Okay. Ikaw ba lumalaban sa asawa nyo? Magpatalo kayo. Eto sikreto, tita. Okay. Happy life. Happy wife. Happy life. Normal kami, tita. In life, it's always give and take. And pinapractice naman namin yun. Normal kami mag-asawa. Kung ikaw yung nagkamali, uy, baba mo naman yung ego mo. Ikaw ang mali. Alam nga namang ako pa yung sumuyo. Pag ako mali, di ganun din. So, it takes two to tango. Correct, so, correct. Ang married life is isang continuously na unawaan, pagmamahalan, support, trabaho. Trust. Trust. Kasi tita, hindi naman everyday masaya kayo. Totoo yun. Totoo pag nagagalit ka sa partner mo, sa asawa mo, nawawala yung pagmamahal mo. So kailangan mo mag-sit back, relax, think, bakit ko ba minahal si Tita Aster? Ganito nga pala siya noon. Ganito nga pala siya. So, mababalansin mo yan. Love na lang uli. Di masaya buhay. At ang pinakamasarap pa, tita, pagkagaling sa away, makeup, alam mo na, the best yun. Ayun. One to sawa, yun, tita. Kaya nakakalimutan lahat. Oh, yes. Isang most embarrassing experience na naranasan mo. Pero I won't mention names. Go. It's okay. Dun sa first movie ko. Okay. Sa masarap ang unang kagat. Sabi ng director ko, okay, ganito eksena, iga ka dyan, kay eksena mo, lovemaking kayo ng, nagkita kayo ng girlfriend mo, lovemaking kayo, mahal niyo siya't isa. Siyempre, naked kayo. So ako yung una na papunta sa kwarto. Sabi ng AD, magubad ka na, pumasok ka na dyan sa kumot. Eto na. Pumasok yung babaeng naka-partner ko. Ito dalawa lang naman ka-partner mo dyan, si Carla Estrada at saka si... Ay, pwede namang may iba pang Si Carla Estrada at saka si Sabrina M. Pwede namang mayroon pang sige, iba. Either sa kanilang dalawa. Ay, tita, huwag mong litan yung choice. Okay, sige. O iba. Ibang choices. Members of the cast. Okay. Oh, ibang member of the cast. So, sige. Tita, ganito yan. So, naked. Nakakumot naman ako eh. Nakahiga sa una. So, sabi nung AD uli, ganito, higa ka dyan babae. Higa ka dyan. Tapos sabi nung AD, ganito muna, kasi mahal pa na ng film. Yes, ano, diba? Rolyo pa yun. Rolyo yan. Oh, so, yes. Kailangan na bawat... Hindi ka nagsasayang. Yes. Ikaw, Simon, kailangan na akabay ka dyan. Gaganong ka, papatong ka. Sige nga, kung kaya mo. Dito, pumatong kung ganun. Siyempre, yung batotoy ko, lumapat sa short nung sa pigi nung babae. Tinulak ako ng babae, tumayo! Ay! Alam mo na! Yung buong kwarto, tita, halagal pa ka ng tao. Itong itim kong to, tita, namula pa. So paanong ano tawag dito? So paano yun na ano? Paano niyo na naituloy at natapos yung eksena? Yung pala, ginutime ako ng AD. Pero nakakahiya. Napahiya ako doon sa babae kasi akbay ko. Siyempre, hindi ko naman alam, tita. Sabi mo, saka, wala kayo. Wala namang ano. Pero wala, wala orientation. Punong-puno. Siguro talaga naka-setup na gano'n ang gagawin. Punong-puno. Talagang ginood time ka lang. Punong-puno yung alam kwarto. Ng girl. Hindi rin alam ng girl. So, pag ganun ko siya. Nag-sorry ka sa kanya? Siyempre, nag-sorry naman ako. Hindi ko alam. Hindi nagalit sa'yo? Natawa rin siya. Okay. Kasi mas experience sa akin sa I think, pang ilang movies niya na yung pelikula. Pinaka nakakahiyang nangyayari sa buhay ko na ngayon alam na ng buong mundo. But anyway, i-plug mo na ang iyong mga pinagkakaabalahan ngayon. Hello po, manood po kayo sa ABS-CBN 315. Nag-aapoy na damdamin. Season 2 na po ito. So, abangan nyo po. Marami pong kabang-abang pang mga gagawin yung mga bida. Bida ron. Siyempre, yung kontrabida. And also, sa GMA po, Black Rider Primetime.
andun din po ako. Panoorin niyo rin po siya. At siyempre yung aming pong pelikula, Unspoken Letter. Tungkol po ito sa pamilya. Pamilya po. Isang normal na pamilya na may mga sekreto paminsan-minsan ang bawat isa. At the end of the day, pamilya ay pamilya. So, yun po. Panoorin niyo po. Mensahe mo sa yung wife na si Rowena. Sa akin pong nag-iisang may bahay. Talaga kasi, nag-iisa ha? Kasi yung iba wala pang bahay. Okay. Rowena, alam mo na. Mahal na mahal kita. At sa akin pong mga anak, Nina, Alia, Mika, mahal na mahal ko rin kayo. Ano mga ginagawa ni tatay? Para sa inyo lahat to. Yan po ang apat na babae ko. Sa buhay mo? Sa buhay ko. Plus your mom. Tsaka ang inay, syempre. May... Nay, kung mapanood nyo to sa Canada. Ay, definitely mapanood nila to. Artista na anak mo! With that, bago kita pasalamatan at syempre pa, bago tayo magpaalam, Simon, please allow me to thank my personal sponsors. Sige po. Maraming salamat sa Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Dennis, Alvin, and of course, Roland, Ever Belena, Hello Glow, Most View from Japan, Beauty Derm, Nutritech, thank you so much, Joss de la Luna, Aficionado by Joel Cruz, Eris Beauty Care, Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia, Nessa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Ness Astilla Salon for My Hair and Makeup, Gandang Rick Reyes, Chato Sugay Jimenez, Joffrey Jimenez, Bebot Santos of Colorete Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin, maraming maraming salamat, Bobby Ricantina, Red Meat, maraming maraming salamat, at kayo mga kaibigan, thank you so much for supporting TikTok with Astra Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Astra Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon. Thank you so much, anak. Thank maraming, you, thank maraming you, thank you. And of course, I wish you luck. At alam ko, malayo pa ang mararating mo bilang aktor at salamat, bilang tao. Salamat diba? Ng marami, tita. Oo, diba? Salamat po ng marami. Eh, tita, one more thing. Nakalimutan ko lang, December 13 po yung unspoken letter. Manood po kayo. Thank you po. Thank you, Simon. And of course, sa inyo mga kaibigan, maraming maraming salamat po muli. Hanggang sa susunod, dito lamang po sa TikTok with Astra Amoyo. Bye for now!